bag, Hari. Hindi maaninaw. Malabo. Pero kapag tinignan mabuti, sa pagtitig, masusurpresa sa ganda. Pero hindi pa rito natatapos. Dahil sa bawat dulo raw ng bag, Hari, may matatagpo ang ginto. Ako si Carlos Yulo, ang unang Pinoy Gymnastics World Champion. Bigat, ha? Ang mailap na bahaghari, kasabay ng manghang dala nito, maihahantulad kung paano bumungad sa Pinoy gymnast na si Carlos Yulo ang ginto sa World Artistic Gymnastics Championship. Nung ina-announce yung score mo, parang hindi ka agad nag-react na, ay, score mo, nagulat ka ba or what? Hindi po, hindi ko po siya nakita kasi malayo po yung screen talaga. Malabo po yung mata ko. Paano mo nalaman na naka-gold ka na? Napaganon po ako kasi tinitignan ko po yung ano, screen. Ay, ganon! Tapos nung sinabi na po yung pangalan ko, doon ko lang po nalaman na gulat po talaga ako. Tanging ipinakita ni Caloy sa kanyang floor exercise performance sa World Championships, nararapat lang para sa gintong medalya. Sobrang hindi ko po alam yung sasabihin ko. Wala po, basta parang nag-burst lahat ng feelings ko po kasi sobrang saya ko po. Hindi ba po kasi ako nakaka-15 po sa competition. Malaki ang ngiti. Nakuha man ang mataas na puntos na naglagay sa kanya sa kampyonato, si Caloy na nananatiling mababa ang loob. Hindi po ako nag-expect talaga ng medal, ng result po. Ay, hindi ka nag-expect even medal? Oo ba. But last World Championship, you got bronze na eh. Oo ba. Sa lahat naman po ng competition ko, hindi po ako nag-expect ng medal. Sa halip na itatak sa isip ang manalo sa bawat pagtatanghal, para kay Caloy, ang resulta nakasalalay bago siya tumapak sa competition mat. Ano sa tingin mo yung naging susi para makuha mo yung 15.3 na never mo nagawa, di ba? Siguro po yung preparation mo talaga yung, ano, yung key doon. Yung magandang ano po, training po. Yung plan po kasi nung wish ko, like, 3 months po namin siyang ginawa. Yung routine na yun. Higit lang isang minuto, hindi lalampas sa 70 segundo. Ito ang laan na oras sa bawat sasalang na gymnast sa floor exercise. Pero bago ito, isang mahabang proseso kung paano nahuhubog ang isang world champion. Nung pag-start mo ng gymnastics as a little boy, di ba, yung patumbling-tumbling ka, dun sa Rizal Memorials, naisip mo ba that one day magiging world champion ba ka? Hindi po. Like, nung 12 years old lang po ako nag-start mangarap ng mag-Olympics po. Nagsimulang mangarap ang nooy batang Caloy. Maliban sa masidhing pagnanais, nakitaan si Caloy ng potensyal ng Japanese coach na si Munehiro Kugimiya. Well, because she invited me, then I'm coming to the Philippines. Yeah, I asked to him, do you want to run in Japan or not? Then he will decide to come. Mula sa Pilipinas, nagpatuloy si Caloy hasain ng kanyang gymnastic skills sa Japan taong 2016. Kalwalo na po lahat. Yung homesick po, then language barrier po, then yung training ko po, parang sobrang down niya po. Pinausap ko po yung mama ko. Sabi ko, gusto ko na pong tumigil mag-gymnastic. Sabi nila, okay lang, ikaw ang bahala. Supportahan ka naman namin kahit ano decision mo. Pero habang nandun po, parang na-realize ko na, ba't hindi ko na lang gawin?
nagbunga ang pagsasakripisyo ni Caloy. Sunod-sunod ang naging podium finish ni Caloy sa FIG World Cup competition. Ang nooy 12 taong gulang na namangha sa mauhusay na gymnast at nangarap na balang araw tulad nila makatungtong din sa Olympics na abot na ni Caloy dahil pasok siya sa 2020 Tokyo Olympics. Pero bago muling gulapin ang mundo, si Caloy balik muna kung saan ang punot dulo ng lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, lalaban si Caloy sa Southeast Asian Games na dito sa Pilipinas sa Maynila, sa gym kung saan siya mismo nagsimula gaganapin. Hindi ko masasabi kung disadvantage sa kanya to or advantage eh. Kasi syempre, nung una gusto niya, dapat nga hindi dito ganapin sa iba. Syempre, maraming manonood. Ayun nga yung expectation sa kanya. Ngayon naman din ang sabi niya na gagawin niya lahat ng best niya. Gold medalist, the champion, Carlos Yulo. Malaki ang inaasahan mula kay Caloy para makuha ang medalya sa 7 events na kabilang siya. Kung ako tatanong, kahit sinong magulang, sinong nanay, gugustuhin na makuha niya yung 7 gold medals. Pagkatapos ng lahat kay Caloy na mismo nang galing, wala sa utak niya ang bigat na dapat siyang manalo. Ang importante. Just gonna do my thing. Sapat na ito. Dahil sa mga ipinamalas ni Caloy, malinaw na, nariyan na, ang tanging gagawin na lang ng bansa, pagmasdan at mamangha sa isa na namang tila bagharing makulay na pagtatanghal ni Caloy. Dito sa Sports U, ikaw ang panalo.